Ay, pero maraming ano, marami tayong mga viewers sa ano na nag-tweet na ito gusto nila malaman. Kunyari coach tayong lima. Tapos ano, may choice ka. Mag-teammate Roy Sumang tsaka Terrence Romeo. Magti-teammate. Oh, ilang bola ang kailangan mo? Hindi pala. Kanino mo bibigay ang bola? Last play of the game for the win. Kanino mo sabihin, okay, I want the ball with blank. Terrence Romeo, ang multiple choice, Terrence Romeo or Roy Sumang? Go. Ako mas napapanood ko kasi yung games ng FU more than UE. So I don't know kung talagang namamasa din ba yung Sumang or not. But I know that there are times na when Romeo wants to attack the basket and he has nakalock, kumbaga nakalock na siya sa target, sa hoop, wala na talagang titirahin na niya, which could be a problem. Oh. Eh wala kasi, eh. Double mo na, i-ano mo na lang. Double or triple, sino try and split the whatever or attack it no matter what. So if Sumang has the tendency to, pag makita niya napapunta yung double team and he passes it, then I'll go for Sumang in those type of situations. Giant. High percentage eh. Yeah. Pero tama yung sabi ni Doug. There are a couple of games na crucial. Kay Sumang yung bola, humilp siya, nag-double sa kanya, pinasahan siya. I remember last year, kalaban natin Ateneo, dinoble siya, pinasa niya kay Javier, winning basket. So ako, I'd go for Roy Sumang. He's proven time and again. Although si Terrence rin naman this season, pag big plays, he succeeded. Pero si Sumang parang lahat ng games, pag kailangan na gumawa na siya, kaya niyang i-on na lang, tapos mas consistent siya in delivering big plays. Magu! First up, you can't go wrong with either. Grabe maglaro tong parehong bata, pero yung tapang nito nung Sumang, bilib na bilib ako yung mga yung 4-point play niya over Ray Ray Parks just this season yet yung mga pinagagawa niya. Mas gusto ko yung Sumang, parang Polly, mas batang Polly hindi dating. Mhm. Magic, depende siguro kung let's say mga 9 seconds to go, I'll give it to Sumang. Nakaka-create sa naipapasa niya. Last four seconds, I'll give it to Romeo. Pagkailangan tira na talaga. Maganda yung pagka-breakdown ni Benji. Yeah. Eh. Coach talaga. Yeah, kaya nga pwede ako sa... Saan? Huwag magulo ron. Kaya, naubo tuloy. Lumabas yung Papa John's eh. Yan sa app. Lumabas yung pepperoni, lumabas eh. Lumabas eh. Pero ano ha, gusto ko yung sabi ni Benji because while honestly this is it's a very hard question to answer. Totoo lang because if you have both, tama si Magu na can't go wrong with either. Oh. Parehong clutch tong dalawang bata na ito. Sa gusto nila kanilang bola. Yun. Pwede para ano ang magi-inbound si Romeo. So hindi ipapasa kay Suma. Ipapasa sa iba para ihanto. Para ibalik. Ano, Jai, titiran niya inbound. Chris Mullins. Hindi, Chris Mullins. Diba? Parang, ako, I think, I think people should admire the fact that these two young men, regardless whatever criticism they get, they are never afraid to take the, kasi ikaw sisisihin. Yep. Diba? I know people are hard on Terrence for, you know, for sasabihin, ayaw mamasa, and so on and so forth. Just the last game, yung kalaban nila NU. Oh. Maganda laro ni RR, Terrence, so-so lang. Last play, imbis na binigay niya kay RR yung bola, he tried to take si Porter ng NU one-on-one, turnover. Pero pagdating ng next game, hindi naman siya natakot na parang he didn't shy away from taking that ball and trying to make plays in the crucial moments. Yeah, so. I know na people pare don't like it yung sasabihin na, humiro ball na naman. But, you know, bihira din sa ganyang age na yung they are not afraid, take the big shot, tapos yung sisihin ako, sisihin. Kung magalit na yung mga sa Twitter, kung magalit. But I'll take the shot because I want my team to win. Nangyari naman sa PBA, last shot, inbound, yung play, ang ginawa, sa akin binigay. Sa akin ginawa yung play. So, hindi ko question. Ang problema, sa labas binigay sa akin. Pwede mo namin dunk it, di ba? Anong gagawin ko, di ba? So, pero after naman ng game, yung coach namin, it's my fault. Nang naisip ko agad si Benji. Pero hindi ko naisip na... Sa labas ko. Kumik eh. Siyempre, diniin ako ng dinin. Parang si Doug, siyempre, ilalabas mo.
nakuha ko, malapit na sa 3 points. Wala akong, wala, talo kami. Pero sarap siguro kung sa, ikaw yung coach, sa team mo, yan dalawa. Oo naman. Masarap at masakit sa ulo. Well, hindi, parang, hindi, hindi ba parang gano'n na nangyari? Or tsaka si... Actually, in a way. There was a game in the first round, I forget which game they were playing against FU. May mga stretches na towards the end game. Si RR tried to do his own thing. Wala nang pinasahan. And then next play, dahil hindi siya nakashoot, si Terrence naman. After nun, si RR, tapos... Kaya so, nangyari, di ba yung natalo sila sa playoffs against LaSalle? Hmm. Was that last year? Last year yata. So for FEU, I don't think it's clear cut yet who's gonna take the last shot for them. Well, they went 7-0, so I mean they you know, I'm sure it's not tapos perfect. Puro close games. I'm not it's hindi naman perfect yung tinatakbo, but I'm sure they figured it out na paano pagganahin siya. I mean even yeah. Sabi naman ni Coach Nash, eh, like si Terrence, take the good with it. Yeah, ganun yan. Parang kung, you cannot change who he is, yeah. But you can maximize his talents and you know make it work for the. Yep. For the common, right, yeah. For the common. Siguro, ang gagawin mo na lang siguro, kung gusto mo talagang siya yung may hawak, maka last shot, siguro yung play na yun, designated, sa kanya yung last ball, hindi yung sa kanya kagad yung ball eh. Tama kasi yung sabi ni Benji, si Sumang, bibigay mo sa kanya yung bola para to create. Dumiskarte, to make other people better. Ito si Terrence, kahit na si Coach Nash na rin mismo nagsabi, hindi siya, kunyari sa dribble drive nila, hindi siya yung mag-i-initiate ng unang penetration. Yan nga. Siya sa kanya pupunta sa second or third pass. Yung kinakalas. Wherein may situation right, na. Right. Tapos pa-attackin na lang siya. Attack to score siya. Ganun na lang. Palagay mo, Magu, may advantage perception-wise si Sumang because he's more of a point guard than Terrence. Si Terrence kasi, pagsabay sila ni RR, si RR ang point. Si Terrence ang dos. So parang nangyayari, si Roy has the ball. He's the point guard. Everybody thinks, well, he should take it. He's the point guard. Yeah. And he's clutch. Si Terrence, ang isipin kasi ng tao, upasa mo naman kay RR. Diba? Bigyan mo naman kay RR. Yeah, kasi siguro, with all due respect to the rest of the UE Red Warriors, elite yung level ni Roy Sumang dun eh. Hindi katulad sa FU, dalawa nga yun eh. Kaya palagi magkaka-debate, sino ba dapat tumira dito? Si RR ba? O si ano, diba? Which is not a problem sa UE. You know it's his team. For me, actually. Hindi, tingin ko yung Raf Olivares, ano eh. Although si Olivares sabi hindi. parang hindi ata eh. Hindi, parang ganda nino laro niya. But, sabay maawi. Hindi, siguro naisip niya na maganda yung laro ko eh. Oh, hindi, mainit talaga. Mainit ako. Sa akin to. Na yun naman ang kaso ng FU from the start. From sa akin to, kaya ano yung nangyari? Talo sila. So, pero maganda yung game niya. Okay, so recap. Ito kasi tinanong to ng ating viewers. So request to. So I'm granting the request. Again, we will decide who takes the last shot. Kanino bibigyan bola? Roy Sumang or Terrence Romeo? Recap, go. Sumang. Depends. Tama. Ako, agree. Nine seconds and five seconds. I like yung depends. Agree ako kay Boss Benji. Mm-hmm.